Deliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old. Good day, everyone. Una sa lahat, ako nga pala si John Mark Banyaga Dakulan at ang aking ipapakilala ay ang aking philosopher na si Albert Einstein. Si Albert Einstein ay isang siyentipikong ipinanganak sa Aliman na lumikha ng mga espesyal na pangkalahatang teorya ng relativity at nakatanggap ng Nobel Prize sa Physics noong ika-1921 upang ipaliwanag ang photoelectric phenomenon. Si Einstein ay madalas na itinuturing na pinakamahalagang physicist ng ika-20 siglo. Holy Little Geometry Book. Mga impluensya at confluences. Sa edad na 12, si Albert Einstein ay naging masigasig na relihiyoso kahit na sumulat ng maraming kanta bilang papuri sa Diyos at binibigkas ang mga himig ng relihiyon habang papunta sa paaralan. Pagkabata at edukasyon ni Einstein. Si Einstein ay isang bahagi ng isang secular, banggitnang uri ng pamilyang Hudyo. Ang kanyang ama na si Hernan Einstein ay isang Federby dealer na kalaunan ay nagpatakbo ng medyo matagumpay na tagagawa ng electrochemical. Ang kanyang ina ang dating Pauline Koch, ang namamahala sa pananalapi ng pamilya. Siya may kapatid na babae na nagngangalang Maria, 2 taon na mas bata sa kanya. Sa kalaunan ay ilalarawan ni Einstein na ang 2 kababalaghan ay lubhang nakaapekto sa kanyang mga unang taon. Ang una ay ang pakikipagtagpo niya sa isang kumpas noong siya ay 5 taong gulang. Siya ay naguguluhan sa natutunan na ang hindi nakikitang mga pwersa ay maaring magpalihis ng karayom. Ito ay magpapasiklab ng panghabang buhay na pagkahumaling sa hindi nakikitang kapangyarihan. Pagkatapos sa edad na 12, nakakita siya ng isang libro sa geometry na kanyang kinain na tinutukoy. Sa kalaunan ay ilalarawan ni Einstein na ang 2 kababalaghan ay malubhang nakaapekto sa kanyang mga unang taon. Ang una ay ang pakikipagtagpo niya sa isang kumpas noong siya ay 5 taong gulang. Siya ay naguguluhan sa katotohanan na ang hindi nakikitang mga pwersa ay maaring magpalihis ng karayom. Ito ay ang pagsiklab ng panghabang buhay na pagkahumali. Gayunpaman, pagkatapos basahin ng literatura sa agham na humamon sa kanyang mga ideya sa relihiyon, sinimulan niyang muling pag-isipan ang kanyang isip. Ang hamon na ito ay tinatag na otoridad ay may malalim na pagmatagalang epekto. Si Einstein ay madalas na nadama na wala sa lugar ang at nabiktima sa Leutpold Gymnasium na isang Prussian-style na estrukturang pang-edukasyon na tila nagpahina sa loob sa pagbabago at pagpagiging imbento. Binalaan pa siya ng isa sa kanyang mga guro na hindi siya magkakaroon ng anumang halaga. Ang isa pang makabuluhang impluensya kay Einstein ay si Max Talmud, isang batang estudyanteng medikal na madalas na kumakain sa pamilya Einstein. Nagsilbi si Talmud bilang isang impormal na tagapagturo kay Einstein, na nagtuturo sa kanya ng mas mataas na matematika at pilosopiya. Pagkatapos noong si Einstein ay 16 taong gulang, isang watershed moment ang nangyari. Dati nang inilantad siya ni Talmud sa Naturewise in Chatelet, bulk butcher ni Aaron Bernstein, isang serye ng agham ng mga bata kung saan naisip ng may akda na sumakay kasabay ng kuryenteng dumaan sa loob ng wire ng telegrapo. Kahanga-hanga ng isip, ano ang mga magiging paningin ng isang sinag kung maaari kang tumakbo sa tabi nito?
Ito ang tanong na uubusin ang isip ni Einstein sa susunod na 10 taon. Kung ang liwanag ay isang alon, ang liwanag na sinag ay dapat na tila hindi kumikibo. Na parang ito ay isang nagyelo na alon. Kahit na bata pa siya, batid niya na ang mga nakakagigil na liwanag na alon ay hindi pa naobserbahan na lumikha ng isang kontradaksyon. Kasabay nito, inalantad ni Einstein na ang unang gagawin pang-agham, the investigation of state of ether in magnetic fields. Ang paulit-ulit na pagkabigo sa pananalapi ng kanyang ama ay humadlang sa pag-aaral ni Einstein. Matapos lumipat sa Milan upang magtrabaho kasama ang isang pinsan noong 1894, si Hermann Einstein ay naiwan sa isang boarding house sa Munich at inaasahang magpapatuloy sa pag-aaral. Kung nakapasa si Einstein sa Eidgenössische Politische Schule sa mahigpit na pagsusulit sa pagpasok sa Zurich, maaari siyang makapasok nang walang sertipiko sa high school. Gayunpaman, ang kanyang mga marka ay nagsiwalat na siya ay napakahusay sa matematika at pisika habang nabigo sa Pranses, Kimika at Biology. Dahil sa kanyang namumukod-tanging mga resulta sa matematika, siya ay natanggap sa Polytechnic pagkatapos makumpleto ang kanyang formal na edukasyon. Nag-aaral siya sa espesyal na mataas na paralan sa Jost Wendteler sa Aarau, Switzerland. At mula doon ay nagtapos noong 1896. Sa panahong iyon ay isinuko niya ang kanyang pagkamamayang aleman. Sa panahon ng pagtatapos at paulit-ulit na teoryang siyentipiko, matapos makapagtapos noong 1900, hinarap ni Einstein ang isa sa kanyang pinakamahirap na hamon. Dahil nag-aaral siya ng mga advance sa paksa kanyang sarili, madalas niyang nilaktawan ang mga kurso sa nagagalit na sa ilang mga lectures, lalo na sa si Heinrich Weber sa kasamahang palad. Humingi si Einstein sa isang liham na sangguniang mula kay Weber. Kasunod nito, tinanggihan ni Einstein para sa bawat akademikong post na hinahanap niya. Nang maglaon sa buhay ni Einstein, minungkay siya ng ama ng kanyang malapit na kaibigan na si Marcel Grossman para sa isang post bilang isang clerk sa Swiss Patient Office sa Bern. Sa mga oras na ito, ang ama ni Einstein ay nagkasakit na malubha at ilang sandali bago siya mamatay, pinahintulutan niya na ang kanyang anak na si napakasalan si Marie. Si Albert Einstein ay nakadama ng sapat na kumpiyansa napakasalan si Marek noong Enero 6, 1903, na maliit ngunit pare-parehong sweldo sa unang pagkakataon. Sina Hans Albert at Edward ang kanilang mga anak na isinilang sa birth noong 1904 at 1910. Ayon sa pagkakabanggit sa pagbabalik-tanaw sa posisyon ni Einstein sa opisina ng patient, ay isang kaloob ng Diyos. Kumpletuhin niya ang pagsusuri ng mga aplikasyon ng patient ng mabilis na magbibigay sa kanya ng oras upang guni-gunihin ang pangitain na nagmumulto sa kanya mula noong siya ay 16 years old na ang mangyayari kung sumakay ka sa tabi ng isang high beam. Pinag-aralan niya ang mga equation ni Maxwell na nagpapaliwanag sa kalikasan na maliwanag. Habang nasa Polytechnic School ay natuklasan ng isang katotohanan ng hindi alam ni James Clerk Maxwell mismo.
Ibig sabihin na ang bilis ng liwanag ay nananatiling pare-pareho gaano man kabilis ang takbo ng isang ito. Ito ang gayunpaman ay sumasalungat sa mga equation ng paggalaw ni Newton dahil walang ganap na bilis sa teorya ni Isaac Newton. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagbibigay inspirasyon kay Einstein na bumuo ng teorya ng relativity na nagsasaad na ang bilis ng liwanag ay pareho sa anumang inertial frame. Ang taon ng himala. Noong 1905, ang taon na himala ni Einstein, naglatala siya sa ng apat na papel sa Annalen der Physik na bawat isa ay magbabago sa trajectory ng kontemporaryong pisika. Nagsumite rin si Einstein ng papel sa kanyang PhD noong 1905. Ang ibang mga siyentipiko, particular sina Henri Poincaré at Hendrik Lorentz ay may mga peraso ng teorya na espesyal sa relativity. Gayunpaman, si Einstein ang unang pinagsama-sama ang lahat ng pagtanto sa isang universal na batas kalikasan sa halip na isang kakaibang ferment ng paggalaw sa enter gaya ng naisip ni na Poincaré at Lorentz. Mayroong dalawang pundasyon ng physics noong ikalabingsyam na siglo, Newton's Law of Motion of Maxwell Theory of Light. Si Albert Einstein lang ang nakakita na sila ay magkasalungat at isa sa kanila ang kailangang bumagsak. Pangkalahatang relativity at karera sa pagtuturo. Ang mundo ng pisika sa una ay ibinasura ng mga gawa ni Einstein noong 1905. Nagsimula itong magbago ng maakit niya ang atensyon ng isang mananaliksik lamang. Marahil ang pinakatanyag na physicist sa kanyang panahon, si Max Planck ang inventor ng quantum theory. Di nagtagal, bilang resulta ng papuri at mga eksperimento ni Planck sa sumusuporta sa kanyang mga idea, nagkaroon ng pagkakataon si Einstein na magsalita ng mga international na komperensya gaya ng mga komperensya sa Solvay. Mabilis siya umuunlad sa mundo ng akademya. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng trabaho sa lalong kilalang mga institusyon bilang ang Universidad ng Zurich, Universidad ng Prague, Swiss Federal Institute of Technology at Universidad ng Berlin. Pinamunuan niya ang Kaiser Wilhelm Institute for Physics mula 1913 hanggang 1933. Kahit na ang kanyang katanyagan ay lumago, ang kasal ni Einstein ay nagkawatak-watak. Matapos maging ganap na kumbinsido na ang kanyang kasal ay hindi gagana, si Einstein ay nagsimula ng isang relasyon kay Elsa Lowenthal, isang kamag-anak na kanyang pinakasalan pagkatapos. Nang matuluyan niyang hiwalayan si Mileva noong 1919, nangako siyang ibibigay sa kanya ang pera mula sa Nobel Prize. Mga idea at mistakes. Mula 1905 hanggang 1915 ay isa sa mga malalim na idea na
sumisipsip kay Albert Einstein ay isang critical na pagkakamali sa kanyang teorya. Wala itong binanggit na gravitation o acceleration. Si Paul Ehrenfest, isa sa kanyang mga kaibigan, ay nakakita ng kakaibang katotohanan. Kapag umikot ang isang disk, sa gilid nito ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa gitna nito, kaysa dapat lumiit ang meter stick sa pagilid ng parameter nito. Nangangahulugan ito ay ang Eusingian plant geometry ng test ay kailangang magbigo sa susunod na 10 taon. Si Einstein ay nagiging abala sa pagbuo ng isang teorya ng gravidad batay sa kurbada ng espasyo-oras. Ang gravitational force ni Newton ayon kay Einstein ay isang byproduct ng mas malalim na realidad. Ang baluktot na tila ng espasyo ay oras at oras. Sa kalaunan ay natapos ni Einstein ang pangkalahatang teorya sa relativity na itinuturing niyang kanyang obra maestra. Noong Noong 1915, naghatid si Einstein ng 6 na 2 oras sa lektura sa Göttingen University na malawak. Nagdetalye ng di perfectong versyon ng pangkalahatang relativity na hindi makukuha ng ilang mahalagang elemento sa matematika. Labis na ikinalungkot ni Einstein ang matematiko na si David Hilbert na nag-organisa sa lektura sa kanyang universidad ay nakipag-ugnayan kay Einstein. Sumunod nito, pinagtulungan niya ang detalye. Ito ay pagkatapos ay ipinasa ng isang papel na pangkalahatang relativity. 5 araw na lang bago si Einstein na bago pang sarili niya ang teorya. 5 araw na lang bago si Einstein ng maglaon ay pinagkasundo nila ang kanilang mga hindi pagkakasundo sa nananatiling mga kaibigan. Ang aksyon kung saan nabuo ang mga equation ay tinutukoy na ngayong bilang ang aksyon ni Einstein-Hilbert. Ang teorya mismo ang ganap na inuugnay kay Einstein. Dahil sa kagandahan at katumpakan nito sa matematika, sa paghula ng precession ng perihelion o ng orbit ng Mercury sa paligid ng araw. Nandaman ni Albert Einstein na nasisiyahan na ang pangkalahatang reliability ay tama. Bilang karagdagan, ang kanyang hypothesis ay inaasahan na ang isang kapansin-pansin pagpapalihis liwang sa paligid ng araw. Bilang resulta, nagboluntaryos siyang tumulong sa pagpundo ng isang ekspedisyon upang subukan ang pagpapalihis ng liwanag ng bituin sa panahon ng solar eclipse. Pagpapakilala sa mundo at Nobel Prize. Itinigil ng unang digmaang pandaigdig ang pagsasaliksik ni Einstein. Siya ay pasipista sa buong buhay niya at isa siya sa 4 na akademiko sa Germany na sumang-ayon sa isang manipesto na sumasalungat sa pakikilahok ng Germany sa digmaan. Naiinis, tinukoy niya ang nasyonalismo bilang tigdas ng sangkatauhan. Pagkatapos ng digmaan, kinuha ng mga radikal na estudyante ang kontrol sa Universidad ng Berlin at binilog ang rektor at
iba pang mga professor noong November 1918. Marami pa ang natatakot na ang pagpapatawag sa pulis upang palayain ang mga opisyal ay maaaring humantong sa isang nakakamatay na labanan. Si Einstein ang malinaw na pagpipilian upang malutas ang problemang ito dahil ang parehong mga mag-aaral at mga profesor ay inaasahang isinaalang-alang siya. Si Einstein sa pakikipagtulungan kay Max Born ay nagamitan sa isang solusyon. Kasunod ng digmaan, dalawang ekspedisyon ang ipinadala upang subukan ang hula ni Einstein tungkol sa nalihis na sinag ng liwanag ng bituin malapit sa araw. Ang isa ay isang layag patungong prinsipe at ang isa naman ay papuntang Sobral na sa hilagang Brazil upang masaksihan ng Mayo 29, 1919 solar eclipse. Ang mga natuklasan ay inihayag noong November 6 sa London sa isang pinagsamahang pagpupulong sa Royal Society at ng Royal Astronomical Society. Sikat ni Einstein, revolusyon sa agham bagang teorya ng sansinukob. Mga ideya na ibinagsak ni Newton, malaking pahayag. Nakalikot ang kalawakan, ang binasa sa headline ng The Times ng London. Mabilis na sumikat si Einstein bilang tagapagmana ni Isaac Newton bilang isang kanilang physicist sa mundo. Nagsimulang dumaloy ang mga imbensyon na magsasalita sa buong mundo, kaya nagsimula si Einstein sa maraming pandaigdigang paglilibot noong 1922. Dumalaw sa United States, England, Japan at France. Libo-libo ang bilang ng mga tao saan man siya pumunta. Sa kanyang pagbabalik mula sa Japan, nalaman ni Einstein na nanalo siya sa Nobel Prize sa physics para sa photoelectric effect kaysa sa kanyang mga ideya sa relativity. Kaya nagulat si Einstein sa karamihan sa pamamagitan ng pagtalakay sa relativity kaysa sa photoelectric effect sa panahon ng kanyang acceptance speech. Si Einstein din ang nagtatag ng bagong agham ng kosmolohiya. Hinulaan ng kanyang mga kalkulasyon na ang kosmo ay pagbabago-bago at lumalawak at kumukontra. Sinalungat nito ang popular na paniniwala na ang kosmo ay static. Sa makatawid, siya ay may sama ng loob sa nagsama ng isang kosmolohikal na termino upang patatagin ang kanyang modelo sa universo. Natuklasan ni Edwin Hubble, isang astronomo, na ang kosmos ay lumal. Yun lamang po ang aking alam tungkol sa aking napiling philosopher. Maraming salamat!